are you talking about? The Hearts Mountain Resort and Spa. Awesome. Massage, food, pampering. It was heaven. Well, if it was so good, why'd you leave? Oh, well, of course you see. Well, gotta go out. Hope we're still fit. AP. George, getting ABS with Andrews. Hindi sa ayo ng isang grupo ng children's advocates sa naging desisyon ng Ateneo de Manila University na i-dismiss ang isudyanteng ng bully sa kanyang eskwela. Nanawagan man sa Education Secretary Leonor Villas na kailangan pagtumain ang batas laban sa bullying at ang patakaran ng bibigay proteksyon sa mga kabataan. Hindi dismissal ang solusyon sa nangyaring bullying incident sa Ateneo. Ayon ito sa isang grupo ng child rights advocates, nababahala ang Child Rights Network sa magiging epekto nito sa batang nakuhanan ng video na nambugbog sa kapwa-estudyante. Bukod sa hindi na niya matatapos ang school year, may stigma rin itong dala. Sabi ng Sherry Shannon, hindi pa talaga buong-buo yung fully developed ng utak na yun. Isang 14 years old. 24 years old, bago siya fully na-develop, no? Mismong si Education Secretary Leonor Briones, naniniwala hindi natatapos sa dismissal ang pagtugon sa problema ng bullying. Ang dismissal kasi relieves the school of the responsibility. Pero ano mangyayari sa bata? Dala-dala niya yung whatever they did to whatever it is. At saka yung mga victims naman, dala-dala nila sa trauma, yung terror. Hindi pa nakikita ng DepEd ang kopya ng desisyon ng Ateneo. Gustong malaman ni Briones kung ano ibig sabihin ng Ateneo sa dismissal. Sa panuntunan ng DepEd, suspension, exclusion at expulsion lang ang nakasaad na parusang maaaring ipataw ng private schools sa mga estudyante. Kapag excluded, pwede pang lumipat ang estudyante sa ibang paaralan. Pero kapag expelled, hindi na makakapag-aral pa sa kahit anumang eskwelahan. Nanawagan na ang DepEd sa mga private school na i-align ang kanilang mga panuntunan sa mga kautusan ng ahensya. Tingin ni Briones, kailangan muling pag-aralan ng batas at itugma ito sa mga pulisiyang nagbibigay proteksyon sa mga kabataan. When we have a law on bullying, mayroon tayong self-protection policy na ang bata ay binibigyan ng lahat ng pagkakataon na talagang makapag-aral. Paalala rin ng DepEd, importante ang papel ng mga kapwa-estudyante at mga guro para mapigilan ang anumang posibleng karahasan laban sa kabataan. Apela naman ang Children's Advocate sa publiko, tigilan na ang panghihimok na gumanti sa batang ng bully. Mike Navalio, ABS-CBN News. Nanalong Best Actor at Best Actress sa gabi ng parangal ng 2018 Metro Manila Film Festival. Pero ano-ano kayang pelikula kaya ang pukpukan sa takiga? Nagpapadrol, Mario Tumawal. Umami ng mga gandang review ang pagganap ni Ann Curtis sa MMFFMP ng Aurora. Pero tumatak din ang pagganap ni Gloria Romero sa Rainbow Sunset. It's risk-taking, but you know, as an actress, pagdaanan mo na para masabi mong ginamami yung horror genre. Gandang-ganda ako. Sa edad ko ba naman ito? Kailangan ako naman ang pagbigyan. Nabilang sila Gloria at Anne sa matunog ng mananalong Best Actress sa Film Fest Awards bukas. Pero tumatak din sila Kim Chu sa One Big Love at Ming Mendoza sa Rap and Popoy, The Police Credibles. Nabilang sa MNFF jurors ngayon taon, sila Gina Ala, MTRCD Chairman Rachel Arenas, Joanna Ampil, Congressman Carlo Nograles, at Christopher De Leon. Ayon kay Boyet, nahirapan siya sa pagkilatis sa 8 entries. Sabi naman ni Arenas, dadaan pa sila ng ibang judges sa masusing deliberasyon bukas. Sa Best Actor Race, mabuhog mo naman nanalo si Eddie Garcia na pinanindigan ang kanyang kasarihan sa Rainbow Sunset. Ngayon din ang gumanap ng party sa pelikula na si Tony Mapesa. Pero hindi rin daw matatawaran ang pagganap ni Vic Soto,
bilang partner ni Coco sa Jack and Popoy at si Derek Gonzalez sa The Girl and the Orange Dress. Hindi ako natatakot na mag-play ng mga ganitong roles na medyo malapit sa akin. Ang motivation dito si Sam Nilton. Kasi medyo misero, di ba? There's only one role I haven't portrayed in life. Leading lady. Leading lady. Inaasahan ni NFX postman Noel Ferrer na matutulungan ng resulta ng awards ang box office gross ng mga entries. Good news din na nagdagdag ng streaming hours sa mga sinihan para pagkasuhin ang dami ng mga manonood. Kanina madaling araw, nagkaroon pa ng 1 a.m. streaming ang estimate Ayala Cinemas. Inaasahan lalagpas sa 1 billion pesos ang box office gross ng MMFF. Tulad naman ng inaasahan, pupukan sa takilya ang Fantastica ni Vice Ganda at Jack and Popoy. Nagdagdagan pa ang kanilang mga sinihan. Mario Dumawal, ABS-CBN News. If gusto niyo pong tigil, tapos na sila nang napangiti, ito po yung pelikula para sa inyo. Yes! Okay. Ang nag-iisang Derek Rosales. Yes! Ang mga balitang nakaanap sa aming mas malawak na pagkapatid. Sa ating malasakit sa isa't isa, maihahatid natin ang pag-asa.